Let's open our Bibles. Romans chapter 3. Romans chapter 3 verses 21 hanggang sa 26. Romans chapter 3 verses 21 hanggang sa 26. Ang sabi po dito, subalit ngayon ay ipinahahayag ang katuwiran ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos, but we have corrected it, na siyang inialay ng Diyos bilang pampawi ng galit dahil sa kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. At sa mga passages na ating binasa, mga kapatid, mga kaibigan, makikita natin ang classical statement and the great classical statement of the vital doctrine of the atonement. Ang ibig sabihin po ng atonement sa ating mga bisita ay ito yung pagtubos sa mga makasalanan sa pamamagitan ng isang ransom price, sa pamamagitan ng kabayaran, and that is the blood of Jesus Christ. At itong verses 25 and 26, one commentator described it as the Acropolis of the Christian faith. Ang Acropolis po ay isang bundok na matatagpuan doon sa Athens. And we could say that this is the Mount Everest of the Christian faith. Ang verses 25 and 26, ginamit ito ng Panginoon upang iligtas ang libo-libong mga tao na sa buong mundo through the instrumentality of Romans chapter 3. Verses 25 and 26. And one famous example is ang author ng mga hymns na ating kinanta kanina. Let us love and sing and wonder. Sometimes a light surprises the Christian when he sings. William Cowper. Si William Cowper ay isang tao na author ng mga poems at mga hymns. At nakasumpong siya ng kalayaan sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng Romans chapter 3 verse 25 and 26. At sa kanyang diary ay isinulat niya, in his utter despair and feeling of utterly hopeless, umupo siya, kinuha niya yung kanyang Bible at binuksan niya ito, and God led him to Romans chapter 3 verse 25. Now according to his diary, sinabi niya, on reading it, I immediately received power to believe. The rays of the sun of the righteousness fell on me in all their fullness. This is according to William Cowper. I saw the complete sufficiency of the forgiveness which Christ has wrought for my pardon and entire justification. In an instant, according to Cooper, I believed and I received the peace of the gospel. Natanggap ko ang kapayapaan. If the arm of the Almighty God had not supported me, I believe I should have been overwhelmed with gratitude and joy. My eyes filled with tears, sabi ni William Cooper. I could only look to heaven in silent fear, overflowing with love and wonder. And that is why we sang a while ago, let us love and sing and wonder,
let us praise the Savior's name. Now, verse 25 is a continuation of the great news na inumpisahan sa verse 24. Ang sinabi sa verse 24, na ang katuwiran ng Diyos ay iniaalok, mapapa sa atin, hindi sa pamamagitan ng pagsunod natin sa batas ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo na ibinigay sa atin. Verse 25, ang sinabing, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos. Pero, ang according to the original language, as a propitiation, ibig sabihin ng propitiation is pampawi ng galit sa pamamagitan ng kaniyang dugo by blood, sa pamamagitan ng pananampalataya at may karugtong. Ito ay kaniyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kaniyang banal na pagtitiis ay kaniyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Hesukristo. Now, sa papaanong paraan, papaano naging posible na ang mga makasalanan na tulad natin ay mapapawalang sala sa harapan ng Diyos ng libre? In other words, there is a way of salvation that is offered apart from the law, na hindi nakadepende sa ating pagsunod sa batas ng Diyos. It is a free way. Ito ay libre na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya po ang nagtubos sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Now dito sa verse 25 at saka sa verse 26, pinaliwanag po dito kung papaano naganap itong ransoming, itong pagtubos. And furthermore, sinasabi din sa atin sa verse 25 and verse 26 kung bakit sa ganitong paraan naganap ang pagtubos. Bakit sa pamamagitan ng dugo? Bakit kailangang may magdusa? Bakit kailangang si Hesukristo ay bumaba upang magdusa doon sa krus ng Kalbaryo? Ito ang kapamaraanan ng Diyos sa kalikasan, sa kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. But why does it have to happen that way? Bakit hindi sa ibang paraan? Bakit kailangan pa sa pamamagitan ng brutal na kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo? Well, dito po, this is just a little bit review. Dito po natin kinonsider yung dalawang great words nung nakaraan nating pag-aral. The first word was propitiation. Ibig sabihin ay pagpawi ng galit at puot ng Diyos sa pamamagitan ng propitiatory offering. And the offering was the blood of Jesus Christ. And this is one aspect of salvation. Pinawi ng dugo ni Hesukristo ang galit ng Diyos, ang puot laban sa kasalanan. At pangalawa, we devoted one sermon, I think that was 2 Sundays ago, na pinaliwanag natin ang blood. Bakit kailangan ng dugo? Because the Bible says, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Inalay ni Jesus ang kaniyang dugo. God poured His wrath upon Him as the bearer of our guilt. Siya ang nagpasa ng ating guilt. Ang dugo ni Jesus ang nagpawi sa galit ng Diyos. And this is what we considered last week. That the wrath of God, ang puot ng Diyos na dapat ay ibuhos niya sa atin, ay doon niya ibinuhos sa kaniyang anak. Ang dahilan ng kamatayan ni Jesus ay ang galit ng Diyos. There is no other reason for the death of Jesus Christ but the wrath of God. It was the cause of His death. It was the cause of the shedding of the blood of Jesus Christ. It is no longer the blood of lambs or of bulls
but the blood of Christ. And of course, napapasa atin ang pagtubos sa pamamagitan ng instrumentality of faith. Ang mga tao lamang na merong pananampalataya kay Kristo ang makakaranas ng katubusan. They enter into the fruit of salvation through faith in His blood, sabi sa verse 25. Pero bakit dito tayo mag-focus sa ating pagbubulay-bulay ngayon, itong karugtong ng verse 25? Anong ibig sabihin itong karugtong na ito? Ito ay kaniyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Anong ginagawa? Pwede namang magwakas na lang sa first part. Bakit meron pang karugtong? Ito ay kaniyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kaniyang banal na pagtitiis ay kaniyang pinalampas ang kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Ito po ang sentro ng message sa umagang ito at meron pong apat na bahagi ang sermon at doon tayo mag-focus sa panghuling bahagi. Una ay ang salitang set forth. If you will read the New American Standard Bible, set forth or display. Pangalawa, ang salitang pretermission. Preter, tapos mission. Pretermission, it's not a common word. Pero nag-iisang word ito sa buong New Testament. Dito lang ginamit ni Paul sa verse 25. Pretermission. From the word terminate or termission. Pangatlo is past sins. Mga kasalanan nung nakaraan. At pang-apat, forbearance. Pagtitiis. Ito yung mga terms na pansinin natin sa umagang ito. Una, set forth. Pangalawa, pretermission. Pangatlo, past sins. At pang-apat is forbearance. Let us ask the Lord's help in prayer. Oh, dear Heavenly Father, the book of Romans is a very meaty book, but this is one of the foundational books that contains the entire doctrine of Christianity, salvation by grace through faith in Jesus Christ. It's not an easy book. That's why we ask for your grace and mercy. Grace of understanding upang maunawaan namin ang mensahe sa umagang ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang term na kailangan nating pansinin ay yung sinasabi dito sa verse 25 na set forth. Si Jesucristo daw, ang ginawa ng Ama, sinet forth niya si Jesus or dinisplay. Ang ibig sabihin ng set forth is to manifest, ihayag, gawing lantad, gawing malinaw. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang kamatayan ni Kristo ay hindi po siya aksidente. Hindi yun aksidente. Ang Diyos ang nagpakana nito. It was God who set it forth. Well, ang kaluwalhatian ng mensahe ng cross ay na-miss ng marami. For example, nung bata pa kami, meron pong film showing about the death of Christ. I'm not in favor of film showing. Pero ang reaksyon ng mga katabi kong nanonood sa film, kawawa si Jesus. Sinisentimentalize nila ang kamatayan ni Jesus. Si Jesus ang kawawa, kawawa si Jesus. Bakit nila ginawa yun kay Jesus? At yun din ang naramdaman ng mga elementary pupils na pinanood nila yung Passion of the Christ. Pagkatapos ng movie na yon, si Kristo ang kawawa. Nakalimutan nila ang sinabi ni Jesucristo noong pinasa niya ang cross, papuntang Kalbaryo, at yung mga women of Jerusalem ay sumalubong sa kanya at umiyak ng umiyak. Sabi ni Jesus sa kanila, "Do not weep for me, weep for yourselves." Huwag ninyo akong iyakan. Iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Mga kapatid, mga kaibigan, ang kamatayan ni Jesus hindi po aksidente. It was something deliberate. According to Peter, sa preaching niya sa Acts chapter 2, verse 23, please turn there.
Ang kamatayan ni Jesus ay naganap according to the predeterminate counsel of God. Acts chapter 2 verse 23. Ang sabi po dito, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kaniyang mga ng kamay ng mga makasalanan. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. So ang kamatayan ni Jesucristo, mga kapatid, mga kaibigan, predetermined. It was according to the predeterminate counsel of God. It was God who set the Lord Jesus Christ forth. Di-display ng Diyos si Jesucristo. It also emphasizes the public character of the action. Hindi namatay si Jesus in a corner na hindi alam ng mga tao. No, he was set on Calvary's Hill. Isang lugar na dinadaanan ng lahat ng mga tao. It is a great public act, mga kapatid, mga kaibigan. Merong ginawa ang Panginoon in public upang matunghayan ito at ma-record ito sa talaan ng kasaysayan ng mundo. The Lord publicly set forth His Son bilang pampawi ng kaniyang galit as a propitiation for sins in His blood. Now ang tanong, bakit kailangan gawin ng Diyos ito? Public pa, nilagay sa kahihiyan ang kaniyang bugtong na anak. Ano ba ang nag-udyok sa Diyos na gawin ito? Well, let's look at the terms one by one. The first term is to declare His righteousness. Di ba ang karugtong sa sinabi dito sa Romans chapter 3 verse 25? Tinalakay natin yung naunang bahagi last week. Ang sabi dito, chapter 3 verse 25, ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Bakit ginawa ito ni Jesus? Upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Well, kinorek natin yung righteousness of God sa naunang verse. It doesn't mean to say pagiging matuwid ng Diyos sa verse 21, 22, and 23, kundi the righteousness of God. But here in this passage, sa verse 25, ang pinapakita natin dito ay isa sa mga attributes ng ating Panginoon na siya ay matuwid. Ginawa ni Jesus o ginawa ng Diyos Ama ang public act na inilagay sa pagdurusa ang kaniyang anak lantad sa buong mundo upang maipahayag ang kaniyang righteousness, ang kaniyang pagiging matuwid. Doon pala sa cross, hindi yun aksidente. According to the predetermined counsel of God, paunang pasya ng Diyos, upang maipahayag ang kaniyang karakter na siya ay matuwid. Well, that is the first part. Set forth. It was a public act. At ginawa ng Diyos ang public act na ito upang maipahayag ang kaniyang pagiging matuwid. Pagiging matuwid sa ano? On account of what? Kasi ang problema sa ibang mga tao, kung makikita nila na papaluin ng magulang ang kanyang anak, ang accusation is masama ang magulang dahil namamalo sa anak. Merong ginawa ang Diyos. Publicly declaring, publicly setting forth His Son, Jesus Christ. Ang reason niya, upang maipakita ang kaniyang katuwiran. Katuwiran sa ano? On account of what? That leads us to the second point. Pretermission. Well, kaunting language lesson lang po tayo dito dahil ang ginamit po na word sa King James Version ay remission, kapatawaran, remission. Hindi po yun ang original language eh. Ang original language ay hindi remission,
kundi preterm mission. Ang preterm mission po, mga kapatid, mga kaibigan, nag-iisang beses lang po na ginamit ni Pablo ito sa buong New Testament. Pero hindi yan ang ginamit ng King James. Ang ibig po sabihin ng preterm mission, it is used in Roman law, sa batas ng Roma. Tumutukoy ito sa isang tao na gumawa ng last will, yung sino yung magmamana sa kaniyang kayamanan. Imagine na merong isang tao na gumawa ng last will. Marami siyang mga beneficiary na mga kaibigan at kamag-anak, pero yung isa, talagang nilagpasan niya. Deliberately, intentionally, hindi niya sinama. Ang lahat ay tumanggap ng mana, pero merong isa na talagang hindi niya sinama. Iyon ang ibig sabihin ng pre-termission, pre-termit. Hindi talaga sinama, nilagpasan. That's the very word na ginamit ng ni Apostle Pablo dito, pero hindi po, I would say that the translation of the King James Version is inferior kaysa sa NASB at ESV and even Revised Standard Version. Ang ibig sabihin ng preterm mission is to pass over, to overlook intentionally. Now, hindi aksidente na ginamit ni Pablo ang salitang ito. Kaya dapat i-translate natin ito as preterm mission at hindi po remission. Ang ibig sabihin ng preterm mission is lagpasan, talagang hindi isinama. Talagang kinaligtaan, sinadyang kinaligtaan. Na ano bang ibig sabihin, anong difference ng remission at preterm mission? Ang remission is forgiveness. Ang preterm mission is not punishing. If you want to know the difference between remission and preterm mission, it means ang remission po ay pinatawad. Ang preterm mission is hindi pinarusahan. Ay, sasabihin ng isang tao, di ba kung patatawarin ng Panginoon ang isang tao, hindi na niya parurusahan? Ay, it doesn't necessarily follow. Pwedeng hindi patawarin ng Diyos ang isang tao, or pwedeng hindi patawarin ng tao ang isang tao, pero hindi niya parusahan. Parang nagtitiis lang siya. For example, ininsulto mo ang isang tao. Yung isang tao, pwedeng maghiganti laban sa iyo, pero palagpasin lang niya yon. Hindi ka niya pinatawad, walang kapatawaran, pero hindi ka rin niya pinarusahan. Di ba may ganon? Kaya inferior po ang salitang pre-termission sa remission. Kasi ang remission is talagang pinatawad na. Canceling the guilt. Pero hindi po yan ang ginamit sa verse 25. Ang ginamit is pre-termission. Pinalagpas ng Diyos. Hindi niya pinarusahan. Ang ano? Ang kasalanan sa nakaraan. So the difference between preterm mission and remission is the difference between forgiving and not punishing. And that leads us to the next point. Ano ang preterm-it or nilagpasan ng Diyos or kinaligtaan, intentionally overlook? Ang sinasabi ng ating teksto sa verse 25, inoverlook ng Panginoon ang kasalanang nagawa sa nakaraan. It actually means ang kasalanang ginawa sa Old Covenant dispensation. Ang mga kasalanang ginawa sa Old Testament. Paul is referring to a very definite time. Ang kasalanan na nagawa ng mga tao nung hindi pa dumating si Jesus. Yun ang sinadyang kinaligtaan ng Diyos. Hindi niya pinarusahan. Dapat niyang parusahan. Pero hindi niya pinarusahan. Nagtiis ang ating Panginoon. No, that doesn't mean to say na pinatawad. Hindi lang pinarusahan. At yung sinasabing nakaraan sa verse 25 ay kabaliktaran yon sa sinasabi ng verse 26 na ngayon, kasalukuyan. So there's a contrast between past and now. Romans chapter 3, verse 25 and 26. Ang sabi dito, ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis,
ay kanyang pinalampas. Tama po itong translation natin sa Tagalog. Pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan. So merong nakaraan, meron pong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya sa kanya. So, Paul is looking back sa old dispensation, sa old covenant. Anong nangyayari sa kasalanan na ginawa nila Adam, nila Abraham, Isaac, and Jacob? Anong nangyayari sa kasalanan ng ginawa ng mga tao sa lumang tipan na hindi pa si Kristo ipinako doon sa cross? Ano ang treatment ng Panginoon sa kanilang kasalanan? Ang treatment is pinalagpas ng Diyos. Pinalagpas ng Diyos. Pretermission. He says that God passed over sins under the old dispensation, under the old covenant in the Old Testament time. Sinasabi po ni Pablo na merong ginawa ang Diyos sa kasalanan sa nakaraan. At upang ma-vindicate ang character ng Diyos, at ipapaliwanag ko ito mamaya, kung bakit pinalagpas ng Diyos, di ba sinabi ni Jesus na paparusahan niya ang kasalanan? E bakit pinalagpas niya? Ibig sabihin, nag-mellow down ang heart ng Panginoon? Bakit niya pinalagpas? Di ba? Dapat. Di ba siya ay banal na Diyos? Sinabi niya na hindi niya ipapawalang sala ang walang sala. E bakit nakalagpas? Bakit pre-terminated or na pre-termission? Bakit pinalagpas? So, contradictory iyon sa character ng ating Panginoon. Well, ang sagot is, pinalagpas ng Diyos, kaya nga, ang lahat ng galit niya, ibinuhos niya sa kanyang anak publicly upang ma-vindicate ang kanyang character, upang hindi siya maparatangan na siya ay nag-mellow down dahil pinalagpas niya ang kasalanan sa nakaraan. And that leads us to the fourth point. At dito tayo magwawakas sa pamamagitan ng forbearance of God or pagtitiis ng Diyos. Ang sinabi dito sa verse 25, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang kasalanang nagawa sa nakaraan. Forbearance. Anong ibig sabihin ng forbearance? Ang forbearance po, mga kapatid, mga kaibigan, ay yung matinding pagpipigil sa sarili. Nagpigil lang pala sa sarili ang Panginoon sa Old Covenant. Wala pang kabayaran sa kasalanan. Ang ginawa nila doon, mga dugo ng baka, kambing, tupa. Di ba yun ang ginawa doon sa Old Covenant? Yung mga sacrifices. Wala talagang atonement pa. All were in types and shadows. Patuloy ang mga taong nagkakasala. Ang Panginoon, nagtiis lang pala. Wala talagang kapatawaran. Pinalagpas lang ng Panginoon ang kanilang kasalanan. Yung mga offering of bulls, pinaliwanag yan sa Book of Hebrews, hindi yon ang nagtatanggal ng kasalanan. Nagtiis lang ang Diyos. Through the self-restraint of God. Ang ibig sabihin ng verse 25 and 26 ay ganito. The public act which God enacted on Calvary ay merong reference sa pagtitiis ng Diyos sa mga kasalanan sa Old Testament dispensation. Pinalagpas niya sa pamamagitan ng kanyang forbearance and self-restraint at ng kanyang tolerance. What does this all mean? Acts chapter 17, verse 30. The same language ang ginamit ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Paul. Acts chapter 17, verse 30. Ang sabi dito, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Pinalampas. Ngunit ngayon,
ipinag-uutos ninyo sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. So pinalagpas ng Diyos. Nag-iwan ng Diyos ng signs, ng remnants patungkol sa kanyang sarili. Ang tao ay patuloy na nagkakasala. Pwede naman sanang lipulin ng Diyos ang buong sanlibutan. Di ba? Ang sabi sa Book of Exodus, He will not let the guilty go unpunished. Pero bakit walang punishment? Nagtiis ang Panginoon ng ilang siglo, ilang libong taon. Hindi pa nabayaran. Wala pang cross of Calvary. Ang tanging pagsamba nila is sa pamamagitan ng baka at kambing at tupa na inaalay. Nagtiis lang pala ang Diyos. Hebrews chapter 9 verse 15. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 15. Ang sabi po dito, kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Now, this is precisely the same thing. Ano ang argumento ni Apostle Paul sa ating teksto? Sabi ni Paul, kailangang maging malinaw sa iyo ang old covenant sacrifices, yung mga offering nila, yung mga dugo na iwiniwisik doon sa templo, hindi yun naglilinis ng konsensya. Nagtiis lang ang Panginoon sa mga iyon. Kailangang maunawaan ninyo na ang sacrifices ng Old Covenant ay hindi talaga nagpuproduce ng forgiveness of sin. Nagpuproduce lang yon ng pretermission. Pinalagpas lang ng Panginoon ang kasalanan. But the sin is still there. It's not yet washed. It's not yet atoned. Yung mga dugo ng tupa at kambing, hindi nakakapaghugas ng kasalanan. Hebrews chapter 9, verse 8 hanggang sa 14. Ang sabi dito, pinaliwanag ni kung sino man ang author ng Book of Hebrews. Ang sabi dito, sa pamamagitan nito, I mean, sa pamamagitan ng mga sacrifices, ng mga alay, ng mga dugo sa Old Testament Temple, itinuturo ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang daan patungo sa santuwaryo habang nakatayo pa ang unang tabernakulo. Iyon ay isang sagisag ng panahong kasalukuyan na sa panahong yaon, panahon ng Old Covenant, ang mga kaluob, yung mga offering at ang mga alay na inihahandog ay hindi nakakapagpapasakdal sa budhi ng sumasamba. Yung blood of bulls and blood of goats, hindi nakakapagpapasakdal sa budhi, hindi nakakapagbigay ng kapayapaan sa ating conscience. Walang kapatawaran. Magiging mapayapa lamang ang konsensya ng tao kung alam niya na siya ay pinatawad ng Diyos. Look at King David. How blessed is the man whose sins are forgiven. Yung mga offering doon sa templo, hindi yung nagbibigay ng kalinisan sa conscience. Verse 10, kundi, ano ang purpose ng mga offering na yon? Tungkol lamang sa mga pagkain at mga inumin at iba't ibang paghuhugas na mga alituntunin tungkol sa katawan na ipinatutupad hanggang sa ang panahon ay dumating upang maisaayos ang mga bagay until the time of the Reformation. Grabe no, ang haba ng pagtitiis ng Diyos. Patuloy na patuloy ang mga taong nagkakasala. E nagtitiis lang pala ang Diyos. Pinalagpas niya ang kasalanan. Wala pang kabayaran kasi hindi pa nabayubay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Pinalagpas ng Diyos. Nagtiis ang Panginoon. Ano ba ang value ng mga Old Testament sacrifices? Ang value lang nila is the purifying of the flesh. Yung paghuhugas ng laman. Verse 11, ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating,
sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao sa makatuwid ay hindi sa sangnilikhang ito. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanal sa kanilang sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Now, the argument of the author of the Hebrews is that sa mga kaloob, sa mga sacrifices sa Old Covenant, walang provision upang magiging mapayapa at malinis ang ating konsensya. Wala talagang kapatawaran sa kasalanan. Pinalagpas lang ng Diyos. Kinover lang ng Panginoon for the time being. They were only the kind of purification of the flesh. Nagbigay lamang ang mga yun sa mga Israelites ng ceremonial cleanness. Pero wala pong sacrifice under the Old Testament that could really deal with sin. All that they did was to look forward, to point forward to that sacrifice on the cross of Calvary. At yung sacrifice ng cross ng Kalbaryo, yun lamang ang makapagbibigay ng kapatawaran. Yun lamang ang makakapaglinis sa konsensya mula sa dead works. At yung sacrifice ni Jesus lamang ang tunay na magre-reconcile sa mga tao at sa Diyos. Now, alam ko po ang tanong na tumatakbo sa isipan ng ilan sa mga inyo dito. Ibig bang sabihin, Pastor, na ang kasalanan ni David, ni Abraham, Isaac at Jacob ay hindi napatawad? Dahil sila ay nag-sacrifice. Pero ang sacrifice pala na iyon sa Old Covenant ay hindi nagbigay ng kapatawaran, kundi pinalagpas lang ang kasalanan. Ibig sabihin, namatay sila, David, na hindi napatawad ang kasalanan. Pinalagpas lang ng Diyos. Of course not. Hindi yan ang ibig sabihin. We cannot imagine na hindi pinatawad ang kasalanan ni David, ni Jeremiah, ni Abraham, Isaac, and Jacob. In fact, tayong lahat, kung tayo ay nakay Kristo, we are children of Abraham. They were forgiven, of course. Pero hindi sila pinatawad ng Diyos dahil sa mga sacrifices na yon. Nakuha natin? Hindi sila pinatawad ng Diyos dahil sa mga sacrifices, animal sacrifices. Pinatawad sila ng Diyos dahil tumingin sila kay Kristo na paparating. Kaya sila pinatawad ng Diyos because they looked forward to the promised Messiah. Now, hindi nila nakita ito ng malinaw, but they believed in the teaching. They believed in the teaching of the seed of the woman na paparating. The servant of the Lord na magdurusa. When they did all of those sacrifices, hindi yung sacrifices ang nagpapatawad, but the message na tinutumbok ng sacrifices na yun, yung paparating na Mesiyas. In other words, naligtas at napatawad sila, David, sa lumang tipan by faith in Jesus Christ, in the coming Christ. Pareho ang kanilang kaligtasan sa kaligtasan natin ngayon. That is the argument of the Apostle Paul. So, sana po ay nakita ninyo ang problema. Problema ng Diyos. Problema ng Diyos. Nawa po ay hindi niyo ako ma-misinterpret dyan. Problema ng Diyos. Himay-himayin lang natin kasi walang problema ang Diyos. Ang problema dito, mga kapatid, mga kaibigan, itong problema na ito ay hindi natin kayang lutasin, pero nilutas ng Diyos sa isang kamangha-manghang paraan. Ang problema ay ganito, pinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili bilang Diyos na namumuhi sa kasalanan, galit sa kasalanan.
inannounce ng Panginoon mula pa man sa Genesis na parurusahan niya ang kasalanan. At ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang inannounce ng Panginoon. Inannounce na ng Diyos noong una pa na ibubuhos niya ang kanyang puot sa kasalanan at sa mga makasalanan. And yet, sa loob ng maraming siglo, apparently, wala namang kapuutan na ibinuhos ang Diyos. Pinalagpas naman ang Diyos. Yes, pinakita ng Diyos ang kanyang puot doon sa flood, sa kapanahunan ni Noe, pero doon lang hindi na nasundan. Di ba inannounce ng Diyos na siya ay galit sa kasalanan at ang kasalanan ay kanyang parurusahan at ibubuhos niya ang kanyang puot laban sa kasalanan at sa mga kasalanan? Pero bakit? Sa loob ng ilang siglo, para bang hinold back ng Panginoon ang kanyang statement? Kinain niya ang kanyang sariling salita? He doesn't seem to be punishing sin. Pinalagpas ng Diyos. Teka, papaano ma-justified ang Diyos dito? Di ba siya ay Diyos na banal at galit sa kasalanan? Hindi na ba concerned ang Diyos sa kasalanan? Wala na ba siyang pakialam? Has God become indifferent to moral evil? Papaanong pinalagpas ng Diyos ang kasalanan nung nakaraan? That's the problem. Problema yan sa atin. Nilutas yan ng Diyos. And it is a very real problem. At malinaw na ang blood of bulls, mga dugo ng baka, mga dugo ng kambing, dugo ng tupa, ay hindi nakakapagpawi sa galit ng Diyos. Pero, pinalagpas ng Diyos ang kasalanan nung nakaraan. How could God do that? Ano ang rason ng Diyos? Ano ba ang makakapag-justify sa Diyos sa kanyang pagtitiis sa loob ng maraming siglo? Now, ito yung argument ni Paul sa Romans 3:25 sa ating teksto ngayon. Sabi ni Apostle Pablo, God has really explained this to us by what He did in public before the whole world stage. And in the theater of the whole world in Christ, ang cross sa Kalbaryo ay ang justification sa pagtitiis ng Diyos. Pinigilan lang pala ng Diyos ang kanyang galit, pre-termission, pinalagpas lang ng Diyos ang kaparusahan, nagtiis siya sa loob ng maraming siglo. Bakit? On what ground na nagtiis ang Diyos? Well, hindi niya ipinahayag sa lumang tipan, kaya nga puzzle sa mga prophets of old kung paano malutas ito. Pero pinahayag ni Jesus ngayon, but now, ipinahayag na ng Diyos ngayon. That's one of the things that's happening on the cross. Isa sa mga rason kung bakit namatay si Kristo doon sa Kalbaryo ay nagbigay ang Diyos ng public explanation sa kaniyang ginawang pagtitiis throughout the centuries. Hindi lang pala ang kabayaran sa ating kasalanan at kaligtasan at propitiation ang rason kung bakit namatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kamatayan pala ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, nagbibigay din ng paliwanag, explanation, kung bakit nagtiis ang Diyos ng ganoon katagal. Vindicate ng Diyos ang kanyang character of righteousness and holiness. How did He do that? Ito po ang sagot. Ipinahayag ng Diyos na siya ay galit sa kasalanan at parurusahan niya ang kasalanan at ang mga makasalanan. And unless God can prove that He has done that, He is no longer just. Unless God can prove that He has done that. Sabi ni Jesus, parurusahan niya ang kasalanan. Inagtiis siya, hindi naman niya pinarusahan sa loob ng maraming siglo.
Paano patunayan ng Diyos ang kanyang salita? Well, the event at Calvary, yung puot at galit niya na ibinuhos niya sa kanyang anak, ay nagpapatunay na hindi kinalimutan ng Diyos ang kanyang announcement na parusahan niya ang kasalanan. Pinakita pa rin ng Diyos na galit siya sa kasalanan. Pinakita pa rin ng Diyos na parurusahan niya ang kasalanan. Na ibuhos niya ang kanyang puot sa kasalanan at sa pamamagitan doon sa cross ng Kalbaryo. Ano ba ang ginawa ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo? Ibinuhos niya ang kanyang puot sa kasalanan sa kanyang bugtong na anak at minamahal na anak na si Jesucristo. Merong puot at galit ang Diyos laban sa kasalanan. Ang puot ng Diyos ay dapat ibuhos niya sa iyo at saka sa akin because of our sins. Pero ang puot ng Diyos ay ibinuhos niya sa kanyang bugtong na anak. Alam ng Diyos na gagawin niya ito. God always knew that He was going to do this. Di ba mababasa natin sa scriptures that Jesus Christ is the Lamb slain before the foundation of the world? Alam ng Diyos. Hindi nagugulat ang Diyos. Plano na ito, pasya na ito ng Diyos from eternity. At dahil alam ng Diyos ito, dahil plano na ng Diyos ito from eternity, dahil alam ng Diyos ito, yun ang dahilan kung bakit nakapagtiis ang Diyos dahil alam na niya ito. Manunood kayo ng movie. Anong mangyayari? Sabi ng nakapanood na, ay, teka lang, maghintay ka lang. Yung mga nanonood, sige, nasabihin mo sa akin kung anong mangyayari. Maghintay ka lang. Yung nakapanood na, yung alam na niya ang mangyayari, nakakapagtiis na siya. Pero yung hindi pa alam kung anong mangyayari, nangungulit. Anong mangyayari dyan? Wait ka lang. Sige, tingnan mo, panoorin mo. Nakuha natin. Bakit nakapagtiis ang Diyos ng ganun katagal? Na ang kasalanan ay hindi niya pinarusahan. Wala pang kapatawaran, wala pang atonement. Hindi pa nabayaran ang kasalanan, wala pang cross. Pero bakit nakapagtiis ang Diyos ng ganun katagal? Dahil alam na niya. He always knew it. He knew that in the fullness of time, there is solution to sin. According to His timetable. At dahil alam na niya, that was the reason that He passed over the sins committed during that period, during the centuries that have gone. At nakita ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, sabi ni Apostle Paul, doon sa cross ng Kalbaryo, God at one at the same time, nananatili siyang matuwid, makatarungan, na pwede niyang ipawalang sala ang mga masasama na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And this was really a tremendous problem. Paano ang Diyos mananatiling banal at matuwid at magpapatawad sa kasalanan at the same time? Paano mananatili ang Diyos na banal at matuwid and yet magpapatawad? And the answer is to be found at the cross of Calvary. That was the first reason. At ang karagdagan pang rason ay pinakita dito sa verse 26. So ang first reason is ang kamatayan ng cross ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Yun ang explanation kung bakit nagtiis ang Diyos sa mga kasalanan nung nakaraan. Wala pang kapatawaran. Pero nagtiis ang Diyos. Of course, pinatawad si David, si Abraham, Isaac, and Jacob. Not because of those sacrifices, but because they looked forward to Jesus Christ. Kaya sold sila, pinatawad sila by faith in Jesus Christ. Pero sa verse 26, Romans chapter 3, verse 26. Ang sabi po dito, Romans chapter 3, verse 26. Hindi lang ang kasalanan sa nakaraan ang dinil ng ating Panginoon. Hindi lang na-solve ng cross ng Kalbaryo ang kasalanan nila. Kundi ang sabi dito sa verse 26, upang mapatunayan
sa panahong kasalukuyan sa ating panahon, na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Yes, na-solve ng cross ng Kalbaryo ang kasalanan nung nakaraan. What about the sins now? Paano ang kasalanan natin ngayon? Ang sagot, andun pa rin sa cross ng Kalbaryo ang sagot. The cross of Calvary, the death of the Lord Jesus Christ, as the Apostle John says, yun ang pampawi ng galit at hindi lamang sa ating kasalanan, kundi sa kasalanan ng buong mundo na merong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ilang beses nilutas ng Diyos ang kasalanan ng mga tao, He did it once for all times. Ang mga dugo ng baka at kambing ay kailangang ulit-uliting gawin taon-taon dahil ang kanilang konsensya ay hindi nalinis sa pamamagitan doon. Ang ginagawa lamang doon ay pinalagpas ng Diyos. All that those sacrifices did was to point them to Christ. Pero sa pamamagitan noon, ay wala talagang kapatawaran. Pero ang sinagot pa ni Apostle Paul, what about the sins at present? Paano tayo mapapatawad ngayon? Sa pamamagitan pa rin ng cross ng Kalbaryo. Jesus Christ did it once and for all times. The argument was that in the Old Covenant, araw-araw silang nagsusunog ng mga handog doon sa templo. They had to do it every day. But Christ died on the cross once and for all times. Dinil ng ating Panginoon ang lahat ng kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Wala nang kailangan pang idagdag. The Roman Catholic Church ay meron silang idinadagdag. Penitensya, penance, indulgence, para mabawas-bawasan ang kanilang kasalanan. Prayers for the dead, pagpapasasaktan ang kanilang sarili. They do all of those. Idagdag nila sa sacrifice ni Jesus Christ. But the Bible says the sacrifice of Jesus Christ solved it all. Once and for all times. Ang ibig sabihin nito, ang kapatawaran sa kasalanan ay matatagpuan lamang doon sa cross, past, present, and future. At lahat ng kasalanan na ating gagawin pa at magagawa pa. That's what the Apostle Paul is saying in Romans 3:25 and 26. Lahat ng kasalanan ay napatawad on the ground of the cross and of the cross alone. So nakita natin ang mensahe ng cross. Nagpapahiwatig or nagpapahayag ito sa atin na ang Diyos ay matuwid. Hindi niya kinalimutan ang kanyang sinabi. Nagalit siya sa kasalanan. Napatunayan niya doon sa cross ng Kalbaryo. Nangyari na. And so the message of the cross declares that God is just and the justifier of the one who believes in Jesus Christ. Ang cross pala. Of course, it's also about us. Namatay si Kristo doon sa cross para sa ating katubusan. Pero ang cross pala is all about the vindication of the character of God. Na-vindicate. Siya ay matuwid. Kailangang magparusa sa kasalanan. Siya din ay pag-ibig. Kailangang patawarin ang kasalanan. Paano magagawa niya ang pareho? Sa pamamagitan ng cross. It's a vindication of His character na ang kasalanan ay hindi magaan. Kailangang parusahan. May puot ang Diyos. Pero may pag-ibig ang Diyos. Paano mapatunayan ang karakter ng Diyos? The cross has revealed unto us the character of God. The cross is not only about us, but primarily, it's all about the character of God. May tatay na nagsasabing, sige, pag hindi ka tumigil sa pag-iyak, pag hindi mo gawin yung assignment mo, hindi kita bibigyan ng pera, hindi kita bibilhan ng laruan. Ang bata ay ano pa rin, matigas pa rin ang ulo, iyak pa rin ang iyak, or parang nanalo ang bata dahil ang tatay hindi nagdidisiplina.
Pagdating doon sa SM, sinabi ng bata, pa, laruan, di ba pangako mo? Ayun, ano sabi ko, hindi kita bibilhan kasi hindi mo sinabi ang inutos ni daddy. Ah, umiyak na naman ang bata, Ano sabi ng tatay? Sige na nga, bigyan mo na nga ng pera para tumigil na. Nag-give in ang daddy, sumuko ang papa. Hindi po ganyan ang Diyos. Nagsabi ang Diyos na napupuot siya sa kasalanan at kailangang parusahan ang kasalanan. Kailangang ibuhos niya ang kanyang galit sa kasalanan. Well, ma-accuse natin ang Diyos na nagtitiis siya sa loob ng maraming siglo. Ah, baka lumambot ang puso ng Diyos. Hindi po lumambot. Nakita ninyo ang cross ng Kalbaryo? Doon ibinuhos ng Panginoon. Tinutuhanan ng Diyos ang kanyang sinabi. Binuhos niya ang kanyang puot at galit doon sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay mapapatawad magpakailanman. God is not like a father na malambot. His love and justice must be manifest. It's all there on the cross. Let us wonder grace and justice. Join and point to mercy's store. When through grace in Christ our trust is, justice smiles and asks no more. God has done what He said He would do. He is just and He can justify the ungodly. Well, para sa mga kaibigan natin dito, nakita niyo ba ang glorious message of the cross of Calvary? Siguraduhin mo, kaibigan, na kung isipin mo ang cross, kung tingnan mo ang mensahe ng cross, siguraduhin mong naunawaan mo ang lahat ng doktrina na itinuturo ng cross. Nakakalungkot dahil ang cross para sa iyo ay isang anting-anting na kung isabit mo sa katawan mo ay lalayas ang mga demonyo. That's idolatry, that's superstition. Ang mensahe ng cross, ang kamatayan ni Kristo doon sa cross, ang dahilan at ang tanging batayan kung bakit ikaw ay mapatawad. Ang galit na sana ay para sa iyo ay naubos na dahil inubos na ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, tinanggap na niya lahat. Ininom na ni Jesus ang saro ng kapaitan. Every single drop up to the last drop, si Kristo ang tumanggap doon sa cross ng Kalbaryo. Iningatan pala ng Diyos ang kanyang character doon sa cross. Hindi siya mapaparatangan na malambot, nagpapatawad ang Diyos katulad ng tatay na sige na nga. No, nagpapatawad ang Diyos pero kailangang mabuhos muna niya ang kanyang puot at galit sa kasalanan doon naganap sa cross ng Kalbaryo. Look at it like that, my dear friend. It is the most staggering thing in the whole of human history. Kalunos-lunos ang nangyari kay Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Yun pala ay upang ma-vindicate ang character of God. When I survey the wondrous cross, pero hindi ka makakasurvey sa beauty ng cross kung hindi mo na unawaan ang message clearly. The eternal love of God and the eternal justice of God parihong natupad doon sa cross ng Kalbaryo. Para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, perhaps sinasabi mo kung ang Diyos ay Diyos pa, bakit hinahayaan niya ang masasama ngayon na lumalaganap? Bakit hinahayaan ng Diyos kung siya ay Diyos pa at hinahamak mo ang Diyos, kini-question mo? Bakit nagtitiis ang Diyos? Kung ako pa ang Diyos, so mas better ka pa sa Diyos. Kung ako pa ang Diyos, paparusahan ko lahat ng mga masasama, but that includes you. That includes you. Because there is no non-righteous, no, not even one. Magpasalamat ka, kaibigan, dahil ang Diyos ay matiisin. Nagtiis ang Diyos noong nakaraan dahil alam niya na ang kanyang hustisya ay mafulfill doon sa cross ng Kalbaryo. Nagtitiis ang Diyos ngayon dahil alam niya na bayad na doon sa cross. At alam niya na ang nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo ay babalik sa araw ng paghahatol. At ipaghihiganti niya forever and ever ang kanyang hustisya na hinahamak mo, kaibigan, kung ikaw ay wala pa kay Kristo.
God's character will finally be vindicated. Nagtitiis ang Panginoon sa kasalukuyan. Hanggang ngayon, nagtitiis ang Diyos sa kabila ng pag-ayaw mo sa Kanya. Nagtitiis ang Diyos because His justice is already satisfied at the cross. And He knows that the one who died on the cross of Calvary is triumphant. He will return one day to execute His justice forever. Alam ng Diyos kahit nagtitiis siya. Pero hindi po magwawak habang buhay ang pagtitiis ng Diyos. Kaya kaibigan, huwag mong hamakin ang pagtitiis ng Diyos. Manumbalik ka sa Diyos ngayon din. Manumbalik ka kay Jesus. Be reconciled to God through Jesus Christ. Huwag mong hamakin ang pagtitiis ng Diyos. Dahil kung hahamakin mo at madatnan ka ng kamatayan, nag-iipon ka ng puot para sa sarili mo. Romans chapter 2, verse 4 and 5. And we will end here. Romans chapter 2, verse 4 and 5. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Bakit nagtitiis ang Diyos hanggang ngayon? Dahil ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Huwag mong hamakin ang kanyang kabutihan at pagtitiis. Verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kung wala ka pa kay Kristo, kaibigan, nag-iipon ka pala ng puot ngayon. Nagtitiis si Kristo ngayon, nagtitiis ang Diyos ngayon sa paghihimagsik mo laban sa Kanya. Pero habang nagtitiis ang Diyos, at ikaw ay patuloy na naghihimagsik sa Kanya, nag-iipon ka pala ng puot para sa iyo na ibubuhos ng Diyos sa araw ng kapuutan. Kaibigan, tumigil ka na sa pag-iipon ng puot. Tumigil ka na sa pag-iipon ng puot. Repent of your sins and surrender all of the wrath due you to Jesus Christ who died on the cross of Calvary. Isuko mo ang lahat. Ang puot na pinag-iipunan mo for how many years now sa buhay mo, lahat ng yan ay tinanggal na doon sa cross ng Kalbaryo. Lay down all of your sins to Jesus Christ. The wrath of God will be removed from you if you will repent of your sins and believe in Jesus Christ. Won't you do so now? Do it now. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, may the message of the gospel indeed smash into pieces the stony hearts of men and women. May they repent of their sins. Give up all of the wrath that they have saved. And they have been saving for how many years now? And lay them down at the foot of Jesus Christ who died at the cross of Calvary. And salamat o Diyos dahil nangako kayo na ang lahat ng lumalapit sa inyo ay hindi ninyo itataboy. Let the wrath be removed by your elect's repenting of their sins and believing in the Lord Jesus Christ. Salamat o Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.